lahat, ako nga pala si Mr. Rick Bernardo. Welcome na naman po sa aking YouTube channel. Muli po, maraming maraming salamat po sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comment at nag-subscribe sa aking channel at patuloy po na nanonood ng lahat ng video na aking ginagawa. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking gagawin. Ito na po yung part 2 ng ating pagre-rewind ng Was Motor, na ang style na ginamit ko ay double 8 style rewinding ng ating Was Motor. Bakit ko tinawag to na double 8? Kasi pinahaba ko ng husto yung ating magnetic wire, na ang gamit ko ay ito yung ating molde, na gagawa lang ako ng 4 na fall pero napakahaba, at ititwist ko ng 8 sa kabila, ititwist ko rin ng 8, kaya double 8 style ang tawag ko dito. So, kaya sana mapanood nyo yung part 1 neto, mapanood nyo yung part 2, at iba pang video ko about rewinding, kung sa rewinding ka nahihilig. So, eto, natapos na natin yung ating running windings na merong number of turns na 80, 80, 80. Bakit tatlong 80? Yung 1 for 80 at yung 1/6 ay dalawang 80 equals 160. At ang size ng wire na ginamit ko dito, according sa pagkasukat ko, ay number 26. At ayun yung number of turns, kaya dalawang 8. Kaya mas maganda na personal din kayong magbibilang at magsusukat ng magnetic wire. So, bago ko i-rewind to, pumunta muna tayo sa whiteboard natin. Papakita ko lang ulit sa inyo yung data at yung wiring diagram. Ready na kayo? Ito yung Was Motor winding data, 24 slot. Ang running natin ay merong 4 na pole, at ang number of coil per pole ay 2. Pitch coil layout natin, or pitch coil number 1-4-1-6. Ang number of turns natin ay 1-4 ay 80 turns, kung tawagin natin ay small coil. Pero isang ikot lang siya. Ibig sabihin, 1 round lang. Pero si 1-6 na may bilang na 160 turn, big coil natin, 2 round. Ibig sabihin, 2-80 equals 160. So, kung ano ang running natin, the same din ng gagawin natin sa ating starting. The same yung size ng wire, number 26. Number 26, according sa ating wire gauge natin. Nang ibig kong sabihin ay magre-rewind lang tayo ng isang malaki. Tapos yung maliit, ito yung 1-4. Another 8 ako ng 1-6. Another 8 ako ng 1-6. Kaya double ang ating 8 sa 1-6. So, ito na yung wiring diagram natin. So, wiring diagram natin, running saka starting, 1-4, isang round, 1-6, 2 rounds. Kaya pare-pareho na hanggang doon. Ang kailangan na lang tatandaan nyo, pakanan, pakaliwa, pakanan, pakaliwa. Beginning, ending. Sa starting naman, ganun pa rin. Kaya lang ito, pabaliktad ang ikot. Counterclockwise, clockwise, counterclockwise, clockwise. So, ending, ito yung common. Doon ilalagay yung thermal fuse natin na merong value na 2 ampere, 135 degrees centigrade or Celsius. Then, line 1, line 2 to 20 volts. Then, timer natin, common yung gitna. Then, yung isang beginning nandito sa kabilang timer, yung kabila naman ay nasa kabila naman yung isang beginning. So, kung ready na kayo, mag-rewind na tayo. Ang palatandaan na beginning, para hindi na tayo malito, dahil yung beginning-beginning natin ay yun yung pupunta sa ating timer at capacitor. So, lagyan ko ng letter B. Ayan. At ito ay iikot na natin to dito. At dito natin i-start yung ating unang windings natin. Ayan. Kakalibrate ko muna to. Isiset ko sa 0-0. So, 4 na 80 yung gagawin natin. So, 4 na 80. Yung unang pole, pangalawa, pangatlo, pang-apat, lahat sila ay 80 turns.
Okay, sa ito na 80 natin. Dahil lalagyan natin ng masking tape. Then another 80 tayo. Calibrate ulit natin or i-reset natin. Another 80 tayo. Lakin ulit natin ng masking tape para alam natin yung mga magkakasama. Okay, so ito na yung ending natin. So kaya itipan na natin. So bali meron tayong apat dito na pole. So ayun, sa masking tape natin. 1, 2, 3, 4, apat. Yung ating masking tape. So pwede na natin itong putulin. At lagyan na ng palatandaan na ito ay ending. At ididiretso na natin sa ating pag-rewind. Nakabit natin dito. So kaya ready na tayo. Tatanggalin na natin ito. At i-arrange natin ulit. Ayun. So, ito na yung ating magnetic wire. So, tignan nyo ulit yung masking tape natin. So, dahil pakanan tayo, puro tayo pakanan, pakanan ulit. At pakanan. So, ito naman yung ika-counterclockwise. Siya yung babalik na rin. Pakanan. Then, pakaliwa. Then, pakanan. Okay, so, ito na yung pakaliwa natin. Tapos, pakanan. Pakaliwa, pakanan. So, handa na yan. So, kung ito yung ating beginning, at ito yung start, rather ending, beginning, ending. So, ibig sabihin, dito tayo sa kanya. Pwede rin naman dito, iporma natin na paganyan, ayan. So, dahil ito yung ating beginning, so dito tayo maglalagay. Kasi ito yung ending natin. So, tatanggalin natin ngayon yung ating lock ulit. So, huwag nyo nga kalimutan, para hindi kayo malito, ang tatanggalin nyo lang muna, 1-4. Tanggalin ko to. So, yung 1-4. Saka yung sa kabila. Ayun. Doon natin ilalagay muna yung 8 natin. Ayan. Ayun yung 1-4 natin. 1, 2, 3, 4. So, ayun.
So, dyan natin ilalagay. 1, 2, 3, 4. Ayun. So, kaya ganyan ang forma. Okay, so. Lagay muna natin dito. 1, 4. Pumatong sa another 1, 4. Sa lagyan ng ayun. So, balik ko naman ng pagganito para mas madali siyang maipasok. Kung sa palagyan nyo yung tape ay nakaka-istorbo, pwede naman tanggalin. Okay, so 1, 4. Ayan, nailagay natin dun sa 1, 4. So, bali, ito yung starting natin. So, poporma akong 8. Ilulusot natin to. Pag naka 8 na tayo, papasok dun sa loob. So, batak hanggang dito. Hanggang sa mailusot natin to ngayon sa 1-6. So, 1-6 naman tayo. Ayun. Ayan. Lagyan ng lock. Sa kabila naman yung another 1-6. Kaya madali lang pag medyo nakakabisado na. Atakin ng konti, ipantay na dito. So, atakin ko pareho. Dahil ito na naman pinakamahalaga sa pakanan. Mag-i-8 ulit ako dito. Sabay ipapasok ko ulit to doon sa loob. Ayun. Saan ipapasok? Sa 1-6. Kaya magdo-double tayo sa 1-6. Magdo-double tayo sa 1-6. So, tulungan ulit natin ng ating stick. Then, suksok na naman ang lock. So, isusunod na naman natin yung susunod na po. Ayun, ito na naman siya. Ayan. So, tatanggalin muna natin ulit yung 1-4. So, kaya kailangan mabilang nyo na naman yung 1-4 natin para sunod-sunod. Tanggalin natin tong tape dito. At ilulusot na natin tong another 1-4. Tapos 8 natin. Napasok na yung 1-4. Gagalimutan, iikot ng 8. Ipapasok ulit doon, dudukutin. So, ilalagay sa 1-6. Ilagay sa 1-6. Then, nakanda na yung inyong panglock. Ayan. Then, sa kabilang side, ikot lang natin ganun. 1-6. Pero, hatakin muna natin ang bahagya. Ayan.
para maipasok naman yung another na 1-6. Then, lock. Ang importante, ito na naman, 8 na naman tayo, double 8 tayo, pakanan. Papasok na naman natin doon, kunin sa kabila. So, ikabit na naman o ilagay sa 1-6. 1-6 ilalagay. Okay, pangatlong pole na tayo. So, ikot ko ulit ito ng isa. So, tatanggalin na naman natin yung lock natin sa 1-4. Ayan, doon natin ilalagay. Kaya huwag kayong malilito. Ayun, tinanggal ko na, oh. Saka ito yung isa. Ayun. Kaya pagdating ng time ay kanya-kanya na kayong diskarte. Ang importante, nabigyan ko na kayo ng idea. So, pasok ulit doon. Sisingit natin ulit sa 1-4. Ayun, may mga time na mabilis eh. Ayun. Then another 1-4. Pag hindi ka agad pumapasok, humingi ng tulong sa banana stick. Then, ito na naman yung i-8 natin. Ito na yung pinakahuli natin isa. So, huwag kakalimutan, 8. Iayos natin. So, 8. Sunod lang natin ng pag-anon. Yung mga lumuluwag sa tahina natin, iyaano yan. Ayun. Ang mga laga, walang gumrounded dyan sa ating ginagawa. So, ipapasok naman ngayon sa 1-6. Ayan, madali ipasok kay 1-6. Tapos sa kabila naman ng 1-6, balik ulit na ganun. May time na pag ano, maipapasok nyo lang siya ng konti, tulak nyo lang. Ayun. Ayan. 1-6. Medyo pantay na. Ito na naman yung kabila. Huwag kakalimutan yung 8 na naman. Pakanan ulit, papunta sa'yo. Ayun. Tapos hawakan. Ipasok doon ulit sa loob. Ayun. Sa 1-6 na naman. Ito na yung last poll natin. Tatanggalin na naman yung ating lock sa 1-4. At doon na naman natin ilalagay. So, andan na natin. Tanggalin natin to. Para hindi na rin mag-istorbo. So, huwag kakalimutan yung pagpasok natin. Ito. Nasaan yan? Ayun. So, pasok na natin dito. So, ito na yung 1-4.
Kaya nang bahalang dumiskarte kung saan kayo sanay. Ayan, another 1-4. Ayun, ayun yung 1-4 natin. Basta titignan nyo lang lagi, baka may maiwan kayong isang wire. Ayan. Ayun na yung ating 1-4. 1-2-3-4. So, ipapantay na naman natin to. Nakaganyan, hatak tayo. Iayos na naman. Tapos, ipoporma nating 8. Ayan, pag medyo okay na, ayun. Tingnan natin, maigi, iayos. Di ba yung mga ibang sumusobra, hindi naman maiwasan yan. 8, ipasok, kunin sa kabila. Ilagay sa 1-6. Ayan. Ayan. Ilagay sa 1-6, tapos lock. So, ito na yung pang last na 8 natin. So, ikot. Then, ipasok sa loob, kunin sa kabila. Ilalagay ulit sa 1-6. Tanggalin nyo ulit yung kinabit na lock. At isisik na naman yung another 8. Then lock. Pupukpukin na lang natin to at iaayos. So, so far, okay na naman. Andito na yung apat na wire. Beginning, ending, beginning, ending. So, nakatapos na naman tayo. Abangan nyo yung part 3 neto. Doon na natin to itatali at wawiringan. So, ayan, nakatapos na naman tayo ng ating double 8 style rewinding ng ating was motor. So, eto na, natapos na natin. So, itatali na lang sa next meeting at the same time, ititesting. So, muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat tayo lagi-lagi. Salamat po ulit sa inyong lahat. Like, share, comment, and subscribe to my channel. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi kayo updated. Thanks for watching!